Good morning sa inyo, lovely vegan. Magandang panahon, walang ulan, kaya ride tayo. Samahan nyo ako mag-ride. Kasama natin rito si Yuri. Meron siyang inaya ang tropa niya na tiga Teresa. Hindi ko siya kilala pero tingnan natin mamaya. Pero bago tayo magsimula at bago natin sila kitain, tayo muna ay kumain ng lugaw para almusal. Baka mabudol ako ng dalawa, buti nang may kargantian natin para may lakas tayong pumadyak. Pagkatapos kong kumain, nagdiretso na kagad ako rito sa may kanto ng barangay namin kasi roon ang meet-up place namin. Saan tayo? Sa Pilya, ano? Pilya pa sa Halala, ano? Siya yung tropa ni Yuri, hindi ko na nakuha yung pangalan niya, pero siya yung tiga Teresa. Napagkasunro namin tatlo na sa I Love, punta kami pupunta sa may Halahala. Mula sa barangay namin, narangan kami ng Baras, Tanay, Pililya, Kisaw, bago maghalahala. Aabot rin ito ng 64 kilometers balikan mula sa barangay namin. Moron patag ang ruta natin, walang ganong ahon rito, kaunti lang. Siguro nasa 80% yung patag, 20% lamang yung ahon natin rito. Or baka wala pa, pero yun ang estimate ko. Narito na kami ngayon sa bahay ng Tanay. Kung makikita nyo sa may bandang kalawayan yung Catholic Church ng Tanay. Tamang tutok lang tayo rito sa dalawa. Sila na bahala magdala ng pacing namin. Tsaka habang sila nagtatrangko, panirin ang kwentuhan nila at mukhang namiss nila yung isa't isa. Nakalampas kami ng Tanay. Papunta naman kami ngayon sa bahay ng Pililya. Mahabang street ito bago ka makapunta sa bahay ng Pililya. Pagdating sa bahay ng Pililya, ako na umuna at kumarga tayo ng kaunti para maputol na kwentuhan nila at hindi naman nila ako nakausap. Hindi, pero joke lamang. Para lamang bumilis yung takbuhan namin para mas mabilis yung ride namin. Kasi alam ko, inaalalahin lamang nila ako at malakas talaga itong dalawang ito, lalo na sa ahon. Tsaka sinamantala ko na rin maganda ang simento rito, ispalto, makinis, tsaka maganda ang hangin. Maluwag pati tsaka walang ganon sasakyan. Kaya okay lamang na magdrag-drag ng takbo. Paglagpas namin ng bahay ng Pililya, yung makikita nyo yung dalawang raan, yung pakaliwa is paakyat ng windmill at ito namang straight ay papuntang Kisaw, Halahala, kung saan kami magruruta. Maganda ang raan rito, makinis, ispalto, tamang-tama ito sa mga gustong patag at more on speed ang gustong takbo. Pagkatapos magtrangko ni Yuri, ako ang pumalit at naitapat pa talaga sa ahon eh hindi naman ako sanay mag-ahon tulad nila. Nag-iisang ahon ito pagka magruta kayo ng I Love punta. Hindi naman ito kahaba ang ahon tsaka hindi rin sobrang taas kaya pwedeng hatawin yan hanggang sa tuktok. Pero hingal kalabaw ka riyan pag narating mo yung taas at mapapasigaw ka ng huw. Siyempre pagkatapos ng ahon, alam mo na kasunod na yan, lusong recovery. Sabi ng ibang tropa, ayaw minsan nilang rotahin tong Halahala kasi nauumay sila sa patag. Mas gusto nilang umaahon. Yes, yes, kailang pagpalit ka rin. Eh. Ang kagandahan naman sa rutang ito, yun nga, malawak, patag, nakapag-maintain ka ng magandang takbuhan, 30-30 plus. Tapos ang isa pa, nagpapalit na kami rito ng trangko pag napapagor na para na may maintain namin yung takbo. Buti na lamang at nakasama ko silang dalawa.
Nakapag-maintain tuloy tayo ng mahaba na ganito ang takbuhan. Tingin ko'y ayaw rin nila mabagal ang takbo. Inaalalayan lang talaga ako nila nung una, kaya hindi umahataw. Pero nung sinimulan kong mag 30 plus ang takbo, tuloy-tuloy na yun, hindi na bumaba yung takbo namin sa 30. Ito yung punta, alam punta. Ayan. Saktong 30 kilometers mula sa amin sa may highway. Halakas nyo ba? Pag dinarat nyo pa yung runway yan, magiging hala-hala loop na at ang lalabas sa Muay sa may Mabitak, Laguna. So yun mga bagay, hanggang rito na lang yung video natin. Thank you for watching. Ride safe palagi. See you again next time. Bye-bye.